Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Ngayon po ay ika-apat ng Agosto 2022. Praise the Lord. Tayo ay nasa ikawalong buwan na ng taong 2022. Purihin ang Diyos sa kanyang pagsama, sa kanyang proteksyon, sa mga nakaraang buwan na naroon na pinagdaanan natin. Tunay nga na ang ating Diyos na pinanampalatayanan at patuloy na pinagtitiwalaan ay Diyos na matagumpay. Kung kaya tayo ay matagumpay na naroon na nakarating uli ngayon sa ikawalong buwan ng 2022. Praise God! At sa gabi pong ito ay muli salamat sa ating Panginoon dahil tayo ay binigyan ng pagkakataon na muli ay magsama-sama na makapag-aral ng kanyang salita. Sa oras na ito, bago tayo magpasimula, tayo ay manalangin at patuloy na humingi ng gabay at patnubay ng ating Panginoon sapagkat ina-acknowledge natin na kung wala siya, wala tayong magagawa. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu na patuloy na nagtuturo sa amin ng lahat ng bagay. Sa pagkakataon pong ito, kami po ay sama-sama na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Lord, patuloy kami nagpapasyasat sa aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawa na isip na salita na hindi nagbigay ng kaluguran sa inyo. Dalangin po namin ang inyong makapangyarihang dugo na nabuhos na sa krus ng Kalbaryo, ang patuloy na maglinis sa amin at ang damit ng katwiran nyo ang ibalabal nyo po sa amin sa oras na ito. Salamat sapagkat alam po namin na sa pagkakataong ito, ang inyong presensya ay amin pong makakasama sapagkat sinabi nyo na kung saan mayroon dalawa o tatlo na nagkakatipon sa inyong pangalan, kayo ay nasa kalagitnaan. Patuloy na hipuin nyo po ang inyong mga anak, Panginoon, na maging kasama ko, kabahagi sa pag-aaral namin na ito na inyong salita at ang kapahayagan nyo ay amin pong matanggap. Salamat, Santong Espiritu, kayo pong bigay sa amin ang talino at karunungan at hayaan nyo po na ang kalaliman, ang kahiwagahan ng inyong salita ay maranasan namin at ito'y maging buhay sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, pinagkakatiwala po namin ang mga nalalabi pang oras. Salamat po
Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, maingat namin ibabalik lamang sa inyo ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito. At tayo ngayon ay, sabi nga, ay mayroong bagong tema na pagbubulay-bulayan sa loob ng isang buwan, no? Itong buwan na ito ng Agosto. At ito nga ay pinasimulan ni Bishop noong Martes, ano, kung kayo po ay nakapakinig, no, ng ating tinig ng pag-asa. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay muli naroon na magsama-sama na, sabi nga po, ay pagbulayan itong tema natin na matatagpuan sa Colossians chapter 4 verse 17. Ang sabi dito, and say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Sa Tagalog, sabihin nyo kay Arkipo, ingatan mong tuparin ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa pagkakataon na ito, no, naroon po na, sabi nga po, ay nais ang ating Panginoon na sa bawat isa sa atin, malaman natin na mayroong ministry na pinagkatiwala sa bawat isa, no? Sabi nga, ang ibig mong sabihin ng ministry o ministeryo, ito ay isang kaparaanan ng paglilingkod sa ating Diyos at sa ating kapwa. Ministry is the way of serving God and others. Amen. Praise the Lord, no? Naroon na, sabi nga, ay ito ay itinalaga na sa bawat isa sa atin. Ito ay sabi nga po, ay naroon nakaakibat ng pagkakilala natin sa ating Panginoon, mayroong ministry na pinagkatiwala sa bawat isa. May tatlong puntos lang po ako na nais na ibahagi ngayon, no, na maating naroon na, sabi nga po, pagsasalu-saluhan. Una, ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verses 7 to 8, no? Tingnan natin sa kanyang salita, Ephesians chapter 4 verses 7 to 8. Ang sabi dito, but unto every one of us, no? But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Sa Tagalog, datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukap na kaloob ni Kristo. Wherefore, sabi sa verse 8, he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkakabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Amen. Praise the Lord. Dito sa mga talatang to, makikita natin, ano, na sabi nga, everybody has a ministry, no? Naroon na ang lahat sa atin ay naroon na mayroong ministeryo o mayroong kaparaanan ng paglilingkod una sa kanya at maging sa ating kapwa. Na sabi nga ay dito po sa ministeryong ito, sabi nga ay tayo ay binigyan ng biyaya. God has given us grace to enable us to do our ministry. Tayo ay binigyan niya ng biyaya upang magampanan natin itong ministeryo na ito o yung pagkakatawag niya sa atin para tayo makapaglingkod. Una sa kanya, pangalawa sa ating kapwa. Kaya sabi nga, by grace alone, kaya wala tayong maipagmamalaki din. Ano? At purihin ang ating Panginoon dahil ang sabi nga ay naroon na sabi nga dito, no, sa ating binasa, tayo ay binigyan niya according to the measure of the gift of Christ. Amen. No, ito daw po ay regalo ng Diyos sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya napaka pribilehiyo po, no, napakalaking pribilehiyo ang ating natanggap ang bawat isa sa atin na nung tayo po ay naroon na tumanggap sa ating Panginoon, nagpasakop sa kanya, siya po ay mayroong ibinigay na biyaya, no? Na sabi nga po, ito'y regalo, regalo sa atin. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Katulad po ng ating kaligtasan sa Ephesians 2:8 and 9, no?
By grace, we have been saved through faith, not by our works, not thus, walang makapagmamalaki, no? And no one can boast, no? Hindi tayo makakapagmalaki. Kaya, purihin ang ating Panginoon. At makikita rin po natin, ano, na dahil dito sa biyayang ito na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, na ating magagamit upang magdampanan natin ang ministry na itinalagay niya sa bawat isa sa atin. Sa number two, naroon ng sabi nga, how to find our ministry. Paano naman natin makikita o naroon na matatanggap yung ministeryo na ito o yung ministry o yung kaparaanan ng paglilingkod sa kanya maging sa ating kapwa. At dito sa Ephesians chapter 4 pa rin, ano, na sabi nga sa 11 and 12, dito makikita natin na ang sabi nga, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ito yung naroon na fivefold ministry, no? Sabi nga, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y ebanghelista at ang iba'y pastor at mga guro. Ang sabi sa verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Praise God. God, dito sa ating naroon na binasa sa Ephesians chapter 4 verses 11 and 12, makikita natin na matatagpuan natin o naroon na ang ministeryo na pinagkakatiwala sa atin ay matatagpuan natin o naroon na mauunawaan natin sa pamamagitan ng yung nga po itong fivefold ministries na ito na ginagamit ng ating Panginoon upang ipaunawa sa bawat isa, no? They are the one who equipped us, no? Equipping ministry will help us find our ministry, no? Naroon na sa pamagitan ng ating mga pastor o mga apostles o mga prophets, evangelists, iba'y guro o teachers, no? Ang kanilang naroon na ginagawa ay pinutulungan tayo na maunawaan natin yung habi nga yung ating malaman natin yung work, no, yung for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Praise God. No, sila ay naroon na ginagamit, no, kaya sa ating pakikinig ng kanyang salita sa minsan mayroong mga prophets na tayo ipagpe-pray o naroon na sasabihin na sa ganitong kaparaanan ka gagamitin ng ating Panginoon, no? Kaya isang way na kung saan ay naroon na mahahanap natin kung saan talaga tayo ay sa pamagitan ng tulong ng fivefold ministry na ito na ginagamit ng ating Panginoon, ano? Sabi nga, to equip, no? To equip and to edify, no, yung ang mga mananampalataya, no, para naroon ang sabi nga for the work of the ministry, para magampanan ng bawat isa yung ministeryo na pinagkatiwala sa atin at to edify the body of Christ, no, para naroon naman na mapatibay ang katawan ng ating Panginoong Jesus dahil ang bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Tayo ay mayroon mga, sabi nga, mayroon tayong mga responsibility o mayroon tayong katungkulan na dapat gampanan. Katulad ng ating katawan, ano, physically, lahat ng party na yan, hindi yan inilagay ng ating Panginoon ng walang purpose. Everything, no, lahat ng ating binubuo ng ating katawan ay mayroong purpose yan na kahit minsan, ang tingin natin ay napakaliit o kaya mga tago, pero sila ay mayroong mga malaking bahagi, no, sa ating katawan. Kapag wala yan, parang abnormal, no, abnormal ang magiging sabi nga, ang takbo ng ating katawan na ito. Gayon din sa katawan ng ating Panginoon. Kaya lahat tayo ay mayroong ministry
na pinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Ano? At ang sabi nga dito sa Romans chapter 12 verse 1, kung titingnan naman natin sa Romans chapter 12 verse 1, ito yung una na kung saan ay ministeryo na magagampanan natin una sa ating Panginoon, na ang sabi niya ay, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. No? Kaya ito yung una na servisyo natin o ministry natin una sa ating Panginoon sa pamagitan ng pag-aalay o paghahandog, no, ng ating buhay. Ang sabi dito, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyong alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya inyong katampatang pagsamba, no, o kaya reasonable service natin sa ating Panginoon. No, sabi nga, ang ministry, it's one way na tayo nagsiserve. Una sa ating Diyos at pangalawa sa ating kapwa. Kaya para daw tayo ay makapag-serve talaga sa ating kapwa, una ay mag-serve tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng paanong paraan. Yun nga, by, sabi nga, yung naroon na pag-presenting our bodies a living sacrifice. No, talagang buong-buo na kailangan na ipagkatiwala natin sa ating Panginoon, no? A reasonable service or ministry to God ay presenting our bodies a living sacrifice, holy and acceptable to our God. Upang ang sabi nga sa verse 2, para sa verse 2 makikita natin na para ma-prove natin na acceptable at perfect will of God ang paglilingkod na gagawin naman natin sa ating kapwa, ang sabi doon sa verse 2, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Kaya, before we can serve others, no, na kalugod-lugod at nandun sa kaparaanan o plano ng Diyos, no, ay kailangan talaga na una ay i-present natin ang ating mga sarili as a living sacrifice to our God, and naroon din ng transformation ng ating mga isipan, no, by renewing our mind. No, we must not conform to this world. Kailangan daw hindi tayo makiayon sa mundong ito, kundi mabago ang ating mga isipan. At alam naman natin na ang tanging makakapagpabago lamang ng ating mga isipan ay ang salita ng Diyos. Amen. Na nating naririnig sa pamagitan ng fivefold ministries, no, na sabi nga ay sila nagtuturo sa atin kung paano natin magagampanan ang ministeryo na iniatang sa atin ng ating Panginoon po. At naroon maging yung mga plano at kalooban ng Diyos na kailangan ay magampanan natin. Kaya ito yung ano, no, na sabi nga, we can find our ministry through the equipping ministries, no? Ibig sabihin sa pamagitan ng tulong ng pastor, ng evangelists, apostles, pastors and teachers, no? Ito yung mga equipping ministries para sa perfecting of the saints to do the ministry na pinagkatiwala. At dito naman sa verses 3 to 8, makikita natin ano yung iba-ibang ministries according to the gift God has given us. Kaya tingnan natin, dito makikita natin, no, yung iba't ibang ministeryo o kaparaanan ng paglilingkod na ibinibigay ng Diyos sa atin para siya ay naroon ang mapaglingkuran nga, no. For I say to you, sabi sa Romans 12 verse 3, no, babasahin natin hanggang 8, for I say through the grace given unto me, no, kaya ito, in-acknowledge pa rin, ano, na
Ito'y dahil lamang sa biyaya na ibinigay ng Diyos to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. Amen. No, kaya sabi nga dito, hindi tayo pwedeng mag-isip ng pagmamalaki dahil biyaya lang talaga ito ng ating Panginoon. Sabi nga sa Tagalog, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Amen. Kaya talagang sa Diyos lang galing lahat, ano, yung biyaya, no, yung mga kaloob, yung pananampalataya, no, may measures of faith na ibinigay ang Diyos sa bawat isa. At sa verse 4, for as we have many members in one body, and all members have not the same office. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, no, tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon. At ang bawat katawan, ang bawat miyembro, no, o bawat bahagi ng katawan na ito ay iba-iba ang function, no? Walang pareho ang function, iba-iba talaga. Sabi nga ay sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Espesyal ang gawain, no, o katungkulan ng bawat isa sa atin. At ito yung magagampanan nga lang natin ayon sa biyaya at kaloob ng ating Panginoon. So, sa verse 5, we being many are one body in Christ and everyone members one of another. Tagalog ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. No, kailangan talaga yung pagtutulungan, yung unity upang maging perfect ang galaw ng katawan ng ating Panginoon sa mundong ito. No? At ang ministeryo na pinagkatiwala ay magampanan, ma-fulfill katulad ng sinabi nga doon sa Colossians 4:17 na binasa natin kanina. Sa verse 6 naman, Romans 12:6, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. No? At yamang may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga gula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. No? Kung tayo daw ay binigyan ng gift of prophecy, ang ministeryong ito ay gampanan natin, ano, ayon sa gift of faith na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Na sabi nga, para ito ay maging maayos at kalugod-lugod sa ating Panginoon, hindi makapasok ang pandaraya ng kaaway, no? Kaya sa verse 7, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, no? O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, no? Kaya sabi nga, dito makikita natin na talagang may kanya-kanya tayong dapat gampanan, no? So verse 8, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Ito yung ibang ministry, no? Ang una ay yung, sabi nga, ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral ay mamigay at magbigay ng may magandang loob, no? Yung una ay yung kung ikaw ay tinawag na mag-exhort, no? Ikaw ay naroon na mag-exhort ayon sa biyaya ng ating Panginoon. Or kung ang ministeryo mo naman ay magbigay, no?
Ang sabi dito, magbigay ng may maganda o meron talaga ministeryo na o pagkakatawag na siya ang nag-finance o nagkakaloob, no, ng ang mga pangangailangan para sa gawain, no, ng kanyang katawan o sa gawain ng isang church. Kaya kung ang ministry na pinagkaloob sa atin ay ministry of giving or sharing or blessing, gawin natin ito. Hindi tayo naroon na dapat magmalaki dahil tandaan natin maging ang ibinibigay natin ang pagpapalang yan ay galing sa ating Panginoon, no? Ginagamit lang tayo as a channel of blessing. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa akin, no, na nabibili yung mga bagay na yan. No. Yan ay naroon na itinalaga ka dyan sa ministeryo yan ng pagkakaloob. Kaya gawin daw natin yan o gawin mo yan ng may magandang loob. Ano ba yung ibig sabihin ng magandang loob? May pagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon. May pagpapasalamat dahil ginagamit ka as a channel of blessing para makapaglingkod sa iba, no? Kaya yun ay isa ring paraan, no? O ministry na naroon na nagagampanan, ano? Ang nagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya, no? He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, no? Yung ikaw ay naroon na mangunguna o magli-lead, no? Gawin mo daw to with diligence. At yung he that showeth mercy with cheerfulness, no? Kaya maging pala yung pagpapakita ng kahabagan para sa iba ay ministeryo din, no? Ministeryo din na kapag naroon na nagpapadama tayo ng kahabagan o nagpapakita tayo ng kahabagan para sa iba, no? Kaya kailangan daw po ito yung magampanan natin na mayroong habinga ng masaya with cheerfulness, no? Dahil kung hindi galing sa ating Panginoon, kung hindi dahil sa kanyang biyaya, no po, hindi natin mararanasan na magkaroon ng kahabagan. Dahil ang tunay na kahabagan ay sa ating Panginoon lamang nang gagaling. Praise God. At sa verse 9, ito pa ang isang ano, no, ministry. Hanggang ano lang pala tayo, 3 to 8. Romans chapter 12, verses 3 to 8. No? Ito yung iba't ibang ministeryo na pinakikita o halimbawa na makikita natin sa banal na kasulatan, ano, yung different ministries according to the gift God has given us. Po, yun, yung makita natin na dito sa ating binasa, yung even giving, it is a ministry, helping, exhorting, no, at maging yung showing mercy, no. Kaya ang ministeryo po, hindi ito yung naroon na sasayaw ka lang dun sa harapan o maglilinis ka lang, mag-ushering ka lang. Hindi po, no? Sabi nga ay, ang ministeryo na nanggagaling sa ating Panginoon na ayon sa kanyang biyaya, no? At sa kanyang regalo sa atin ay napakarami, no? Yun nga, sa church, yun, yung mga ministry sa music, sa dance, sa ushering. Pero yun sa, ano, yung outside the church, no, yung mga tungkulin outside the church, ito yung mercy, no, ito yung giving o yung magiging bahagi ka, exhorting o nagpapalakas ka, no, magiging ilaw ka po. Kaya makikita natin na ang ministeryong ito, paraan ng paglilingkod natin sa ating Panginoon ay naroon na habi nga po ay nais ang ating Panginoon na magampanan talaga nang mayroong kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Kaya sa number 3 natin, na sabi nga ay how to find your ministry. Una, no, yung malaman natin na everybody has a ministry, katulad ng ating katawan, we are part of a body, no, of body of Christ. Meron tayong katungkulan, special na responsibility na dapat gawin. At para naman ito ay maunawaan natin, kailangan nating magpasakop sa mga pastor, no, doon sa fivefold ministry, no, yung equipping ministries.
para sabi nga po ay makita talaga natin yung ating sabi nga ministeryo ang itinalaga sa atin. At ang pangatlo ay do something, no? Kailangan daw kumikilos din tayo. No, halimbawa, nalaman mo na na ito yung ministeryo na itinatalaga sa iyo ng Panginoon, do it, no? Gawin mo 'yon. Sabi nga, you will generally like what you will do. You are good to eat and enjoy it. Dahil kapag nalaman mo 'yon, ano, makikita natin ang isang naroon na sabi nga magiging witness o magpapatunay sa atin na ito nga yung ministeryo na pinalalakaran sa atin ng Panginoon. Una, ang sabi nga, ito daw ay magugustuhan natin. Ito ay naroon na makikita natin na ito yung talent natin. Ito pala yung ating kalakasan, no? Sabi nga, you are good to eat. At hindi lang yon, you will enjoy it. Ano ibig sabihin ng enjoy? Meron kang kagalakan sa iyong puso na ito ay iyong ginagampanan, no? Na kahit walang nakakakita, kahit hindi ka kinukuman, dahil ito yung ministeryo na pinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon, you can do it, no? With joy. With joy. At tandaan natin, the joy of the Lord is our strength, no? Kaya kapag tayo ay nandun sa tama na kalooban ng Panginoon, ng ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, walang dahilan o walang pwede makapagpahinto sa iyo. Walang problema, walang pagsubok, magpapatuloy ka, no? Magpapatuloy ka na ito ay gampanan mo, mag-e-enjoy ka, no? Diba katulad nga ng lagi nating na naririnig kay Bishop na talagang kapag alam natin na ang ginagawa mo o yung naroon na paglilingkod na ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Panginoon, meron kang kapayapaan sa iyong puso. Bagamat mayroong mga pagsubok, no, mayroong mga suliranin, problema, hindi naman mawawala yan, no, dahil ang sabi nga ay in this world we shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Meron tayong kasiguraduhan na mayroon tayong kadakumpayan na nanggagaling sa ating Panginoon, no. Sabi nga, as you do your ministry, it will be confirmed, no, to those, by those around you. Kapag daw naroon na nagagampanan natin yung ministeryong itinalaga sa atin ng ating Panginoon, iko-confirm naman ito, no, ng mga nasa paligid natin. Anong ibig sabihin nun? They will be blessed. You will be a blessing, no? You will be a blessing. Katulad nga yung ano, no, yung isang example na yung abi nga yung nag-aapoy ng mga kahoy. Kapag naroon na apoy ang lumalabas dun sa mga kahoy na yon, makakapagluto yon, ano, magiging pagpapala yung apoy na yon sa dapat na gampanan nito, no. Pero kapag usok na lamang, anong nangyayari? Nakakapuwing, no, hindi na nakaka-bless. Kaya ganun din daw, no, kapag tayo ay naroon sa tamang ministeryo na itinalaga sa atin ng ating Panginoon, we will be a blessing to others, no? Pero una sa lahat, syempre, ang Panginoon ang maglulugod at matutuwa sa atin. At ang sabi nga ay, in everything we do, there is a reward, no? Na ibinibigay ang ating Panginoon sa gumagawa at gumagampan ng, sabi nga po, ng katungkulan na dapat nating gawin. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:58, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, no, in the ministry of the Lord, for as much as you know that your labor will never, never be in vain. Hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng ating gagawin kapag ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. No, ikaw ay nasa tamang ministeryo na itinalaga o pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos, patuloy nating ipanalangin, patuloy tayong makinig sa fivefold ministries na dinadalan sa atin ng ating Panginoon, ibig sabihin sa ating mga pastor, sa ating mga Bible teachers, no? Patuloy tayong
naroon na makinig, no? Pero higit sa lahat, doon sa Romans 12:1 and 2 nga, no? Na lagi nating i-offer our bodies, no? Our life as a living sacrifice to our God, holy and acceptable unto Him, which is our reasonable service. Kaya, ang unang-una na dapat na ministeryo na ating ginagampanan ay ang ministeryo natin sa ating Panginoon, no? Na sabi nga, paghahandog ng ating mga buhay, ng ating mga plano, no? Yung pagkakatiwala talaga lahat sa Kanya, na sabi nga ay ang magampanan lang natin ay ang Kanyang plano at kalooban sa ating mga buhay. At pangalawa nga ay we must not conform to this world, but we must be transformed by the renewing of our mind. Kailangan daw ay ma-renew ang ating mga pag-iisip, no? Ang ating mga kaisipan sa pamagitan ng Kanyang salita, sa pamagitan ng mga katuruan na ating naririnig. At sabi nga, it will prove, no? Ito yung magpapatunay kung ano yung mabuti, kaaya-aya, kalugod-lugod, at perfect will ng ating Panginoon. Amen. Kaya purihin po ang Diyos sa gabing ito, no? Na alam ko na sa patuloy natin pakikipag-ugnayan, no, sa ating Panginoon, ay ipapahayag niya sa atin kung saan tayo tinawag at pinili ng ating Panginoon para magampanan natin ang ministeryo na pinagkatiwala sa atin. Remember, ministry is the way of serving God and others, no? And praise God, ako at ikaw ay naroon na may tinalagang ministeryo ang ating Panginoon ayon sa Kanyang biyaya at kaloob sa atin. Praise God. Kaya tayo po ay manalangin at magpasalamat sapagkat alam natin na ang ministry na iyon na itinatalaga sa atin ay magagampanan natin, mafulfill natin sa pamagitan ng biyaya at kaloob ng ating Panginoon. It is not by our might nor by our power, but by the Spirit alone. No? Wala tayong may pagmamalaki, kaya patuloy lamang tayo na magpakumbaba, magpasakop, magtiwala, manampalataya sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Tayo manalangin. Ang manamin Diyos, salamat sapagkat sa gabi pong ito, binigyan niyo kami ng kaunawaan na lahat kami ay pinili niyo o naroon itinalaga niyo na magampanan ang ministeryo o kaparaanan ng paglilingkod sa iba, Panginoon, na naroon, Panginoon, na itinalaga niyo na sa amin. Kung saan ito po ay nakahanda na, lalakaran na lang namin at malalakaran namin to ng may tagumpay, ng mayroong, sabi nga, ay fulfillment sa pamagitan ng habag, biyaya, at kaloob na binibigay niyo sa amin. Patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo po kaming palakasin. Hayaan niyo po ng kagalakan na nanggagaling sa inyo ay aming maranasan habang ginagawa po namin o fulfill namin ang ministeryo na pinagkakatiwala niyo sa amin. At hayaan niyo po na hanggang sa muling pagbabalik niyo ay madatnan niyo kami, Panginoon, na may buong kagalakan, buong puso, at may buong lakas, Panginoon, na gampanan ang ministeryong ito, O Diyos. Salamat, salamat ng marami. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa amin pong mga buhay, malaman namin, Panginoon, sa pamagitan ng renewing of our mind, the perfect will of our God in our lives, O Lord. Salamat, salamat po sa kapahayagan niyo. Salamat sa inyong mga salita. Truly, Lord, we give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo'y muling magsama-sama sa Tinig ng Pag-asa sa Martes, no? Dahil ito po ay ating Martes ng gabi at saka Webes ng gabi, ang Tinig ng Pag-asa. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa gabi pong ito. God bless us all. Amen.